Okay, hello everybody sa ating challenge na the 21 peso per meal challenge. Tignan natin kung matatawid ko. Ang menu natin, guys, this is a 3-day menu ha, para makita nyo na kasya naman siya. Alam natin ay hot dog, sa unang araw, hot dog, egg, and rice. Okay? Ang lunch natin is munggo. Ang dinner natin, tortang alamang. Siyempre, hindi tayo magdadalawang ulam sa isang... Or pwede, why not yung tira ng lunch at dinner na rin, di ba? Pwedeng, pwedeng hindi na siya mag-uoy. Pero hindi na siya, pag hindi siya naubos, di ba? Pwedeng lunch and dinner na yung lulutuin natin, okay? Dalawang ulam sa isang araw. Okay. For a day, we will have 1 sibuyas, 1 bawang. Kamatis. And 1 kamatis. Yes, ayan. The trifecta of everything that you cook. Yan lang ang budget natin. Magkano ba nagastos natin, Lea? Nang ano man na ba? Yan. That's, kasi 3 days yung gagawin natin. Okay? Oh, ang mga ulam natin, ito ha. Munggo, paksiw, tortang talong, tortang alamang, meatballs with miswa, at pinakbet. Yan, yan ang ating ulam. Okay? We have 3 kilos of bigas. Ito yung breakfast natin na isa. Ang breakfast natin, isang hotdog, egg, and rice. Meron din tayo piniritong bangus and embutido with burger buns. So, ayan, ipapalaman natin dito. That's for breakfast. Okay? Yung munggo natin, ito, 1/4 na munggo para sa 5 tao. Guys, this is 64 pesos a day per person. For 5 na mag-anak, okay? Then, ganito kadaming pang pinakbet. Oh, this yes. Is... Ay, magkano to, Lee? 50. 50 pesos. Ito, oh. Kasya na yan sa 5 tao, guys. Diba? Pesos, guys. Meron pa tayong pasaba, ha? Oh, for nutritional value, meron tayong pasaba at meron tayong papaya. Okay? This is... Atin. Ang una nating meal is hot dog. Hot dog is 7 pesos each, okay? Oh. Ganyang halaki yung hot dog natin, 7 pesos each. If yung eggs natin, binili natin malaking itlog. Tignan 9.50. Okay, so 7 pesos plus 9.50 is 16.50. That leaves us money for our rice, okay? But we will round it off, ha. Minsan magtitipid tayo sa breakfast, minsan magtitipid tayo sa lunch and dinner. Okay? Yung mga per piraso yung binili ko. O, ayan. Antayin natin maluto yung ating hot dog. At meron tayo breakfast number 1. Okay, embutido also. O, there. With our embutido. O, so, with 3 breakfast na tayo. Hi. Ang ating paksiw na galunggong. Yung paksiw natin, yung galunggong natin is 100 pesos. For 10 pieces. Sa 5 ang kakain, 10 piraso yung galunggong, so they get 2 galunggongs each. Okay, yung paksiw natin, lalagyan natin ng ampalaya para, nutritious. Ganito sa isang araw, baka sobra pa. Bawang, sibuyas, kamatis. Oh. Ating munggo, may kasama para healthy, may kasamang alugbati and chicharon. Marami na. May ano tayo ha, karne. Parte natin ha. Pinakita sa inyo na kaya. Ano ba to? Pinakbet? O, tingnan nyo yung pinakbet natin. Meron pang giniling ha. Ano tayo munggo. O, may tinapa yung ating... May tinapa pa ha. O. Okay, ayan ang munggo natin ha. Ang ating munggo with alugbate. 64 pesos yung meatballs na. 3 meatballs per person. Okay, that's the meatballs. Okay, kailin natin yung bawang. This is the NEDA challenge na 64 pesos per person for a family of 5. That's 320 pesos a day for breakfast, lunch, and dinner. Okay. Bye! Okay. There. Lagyan na natin yung miswa.
So, limang bangus. Okay, breakfast number 1, bangus. Breakfast number 2, hot dog. Tortang alamang. May 10 pieces tayo, tigda dalawa silang ganyan, okay? Oh, this is our munggo. Guys, we are coming from 64 pesos, 3 meals breakfast, okay? Lunch and dinner. Okay, so 64, okay? 64 times 5 is 320 pesos a day for 5 packs, okay? 320, dun tayo, maglalaro sa 320. So, for day 1, ang gagawin natin ay hot dog. Ang hot dog natin is 7 pesos. Yung itlog na ginawa ko ay malaki. So, it's 9.50 per egg. Okay? So, lagay mo na for miscellaneous. Gawin mo ng 50 pesos per day. Oh, 50 for lahat. Ito yung mga mantika natin, asin, asin, hindi to bawang, hindi to sibuyas, hindi to kamatis, okay? So, tapos yung kanin natin. Titignan natin, yung kanin natin is 55 pesos per kilo ang bay. For our second day, day 2 ng breakfast, ang ulam natin bangus. Okay? Okay, this is bangus. One piece of bangus for breakfast. Ang bili ko sa bangus kanina is 100 pesos pero 7 pieces. So, 100 divided by 7 is 14 pesos. 14.28 times 5. So, this is all 71 pesos. Okay? So, this is 71 pesos for 5 pieces of bangus. Embutido natin, this is 40 pesos. Okay, 25 ang burger buns. Tapos, ang ulam natin for day 1 is tortang alamang. Okay? Yung alamang natin, ang binili natin, 1/4 kilo. Ang 1/4 kilo ng alamang is 30 pesos. Okay? 30 pesos ito. It's as big as my the palm of my hand, even bigger. Nakaluto tayo sa 30 pesos na, anong tawag dito? 30 pesos na, sabihin mo may itlog pa to, 30, tas yung itlog 9.50, 39, yung mga sangkap-sangkap na iba, lagay natin ng, sabihin mo 10 pesos. Oh, so this is 50 pesos for all the alamang. Tigi ilan sila? Dalawa. Have our munggo with alugbati. And this is tinapa. One piece of tinapa is 8 pesos. Bigyan natin ng chicharon. Kalahati lang kasi nasa budget tayo. Okay. Natin 12.50 kasi kalahati lang. 25 pesos yung munggo. Ito, pinakbet. I bought this for 50 pesos. Ganyan. Pinakbet na nabibili sa palengke. Na per kilo na naka-chop na. 18.30 ang mga ricados. Okay. Dito sa tortang talong, our talong is 52 pesos. Bali na ganyan talong. It's 52 pesos, okay? 52 pesos yung talong. Apat na piraso yun. Bumili tayo ng karne na 73 pesos. This is our tortang talong. Malalaki siya, guys. It's huge per piece. Eh, ito, oh. It's malaki, ha? Oh. So, okay na tayo day 2, okay? So, meron tayong pinakbet with tortang talong. So, that's day 2. For day 3, we have our paksiw na galunggong. Yung paksiw na galunggong para healthier is dinagyan ko ng ampalaya. Kami lang ng ampalaya. Yung ampalaya natin is 16 pesos na ampalaya. Ampalaya. Isang buong ampalaya linagay ko dito. Tapos sabihin mo yung bawang sibuyas kamatis again, pero may luya to, so 25 pesos yung rekado nito. Tapos sabihin mo may suka kasi siya. O, bigyan mo 5 pisong suka. Diba? Tapos, yung galunggong natin, tumpok. Okay? Tumpok-tumpok yung binili natin na galunggong. Ito, isang tumpok ng galunggong, 10 piraso ito, is 100 pesos. Okay? Galunggong. This is 100 pesos na galunggong. 10 pieces, miswa, with meatballs. 4 pesos yung meatballs.
Yung meatballs natin, 3 meatballs sa isang tao, 10 piso yung miswa. Nandiyan na yung Ricardo ha, kasi kasama na yung Ricardo. Nag-budget lang ako ng isang buong sibuyas, isang buong bawang at isang malaking-malaking kamatis. Yun yung budget natin sa lahat, everyday. Alright, mainit. This is our miswa with meatballs. 3 meatballs ay ang ating sabaw ganito ha. Meron silang 3 meatballs. Sa palengke ko lang din binili yung meatballs. Ayan, ganyan kalaki yung meatballs. Okay. Oh, that's how you serve it. You have 3 pieces of meatballs. You see? 3 pieces of meatballs and then the miswa. So, that's one meal. 3.50 ang isang piraso. So, that's 3 pesos and 50 cents times 5. So, 1.17.50 ang ating saba. Okay. Papaya na nabili ko was 45 pesos. Papaya. Para naman meron din silang fruits. Okay. Turo lang tayo kung paano nyo titipirin yung pera ninyo. 10. There ha. 10 cups. Okay. So, 55 pesos ang kilo ng bigas divided ang isang kilo ng bigas 10 cups na malaki ng kanin, okay? So, ang ibig sabihin, per cup ng kanin is 5.5 pesos, okay? So, ngayon, ang total, yung hot dog, egg, and rice natin for day 1 is 35 plus 47.50 plus 27.50, that's 110 for breakfast, for 5, okay? That's 110. Tapos, isasama natin yung tortang alamang na 50 pesos. Guys, ganito kadami yung tortang alamang. Again, that's as big as my palm. It's medyo makapal. Like that. Okay. It's for 10. So, that's 50. And then, 96. Plus 96.30 yung... Nagbigas na ba tayo? Sinamahan na ba natin ng bigas? Teka lang. 35 plus 47.50 plus tortang alamang plus 96.30 yung ating munggo, 228 plus our rice. Our rice is so 228 plus 27.50 ang kanin natin, 5 cups. Tas 3 beses kakakain sa isang araw. So that's 311.30. Okay? Tapos, day 2. Meron tayong bangus. 75 yung bangus na 5 piraso. Okay? Tapos, yung kanin natin, 27.50. That's 5 cups of rice. Tapos, yung ulam natin na tortang talong na 143.30 plus 50 pesos na gulay. Tapos may Ricardo pa tayo. May Ricardo tayong 18.30. Isang pirasong bawang, isang pirasong sibuyas, isang pirasong kamatis. It is total of 314 pesos. Okay, nakakabahan na ako. Oh my God, 314 pesos. Okay. Day 3, embutido, 40 pesos. Burger buns, 25 pesos. Okay, we're cutting it too close. 25 pesos. Yung ating miswa soup ay 100 pesos. Yung ating galunggong is with the everything else is 146 pesos, 311 sa ulam. Okay? Tapos, magugulay, may kanin tayo. Okay, kanin, 27 times, kasi may burger buns tayo dito. So, plus another 27.50. Okay, 311 plus 55. Okay, total na natin, guys. Huli kamote, natatakot na ako sa computation ko. So, 311.30 plus 314 plus 311 plus
55 pesos dun sa bigas. 991 pesos for 3 days for the family na hindi instant noodles. Na, ah, lagyan pa natin ng kape. Ah, may kape pala tayo. Meron din tayong papaya, guys, ha. Kasama to. Ito, pwede, kasama to. Kasama yung papaya. Okay? So, at may kape pa pala tayo. So, a total of the kape is 14 pesos. Dalawa na yon. So, 14, 28. Guys, 42. Plus 42 pesos yung kape. Dalawa lang. 2 a day for mommy and daddy for 3 days. Okay? So, ang total natin, sa ginawa ko experiment today for a family of 5, 64 pesos daw per day. Breakfast, lunch, dinner times 5 is 320. Dapat 960. Umabot tayo ng 1,033. Na hindi tayo kumain ng instant noodles, na hindi tayo kumain ng sardinas, na hindi tayo kumain ng instant kung ano-ano. Diba? O, ang inaano ko lang nandito ko as a mom who goes to the palengke, as a mom na nag-work dun sa budget, ito yung mapapala natin ng ganong pera. Umabot tayo ng 1,033 pesos for all of that. Okay? So that's the whole spread for 1,033 pesos kasama ang burger buns. So nandun ka pa ba, Smithy? Or si Smith ba yung nagtatanong kanina? So that's our miswa. That's our saba. That's our papaya. O, pag tinanggal mo yung saba at saka yung papaya, hindi na yan, 900 something na lang. Dinagdagan ko kasi ng saba at papaya para naman meron tayong gulay sa katawan. This is our, pwede tanggalin nyo rin yung chicharon. Kung namamahal lang kayo sa chicharon. O, tanggalin natin yung 1250 ng chicharon. E, linagyan ko pa kasi. Dapaksiyo, linagyan natin yan ng, ano, linagyan natin sa ampalaya para it's healthier. This is our pinakbet. It has sitaw, it has kalabasa, okra, talong, this is our hot dog and egg. Okay, this is our tortang alamang, that's our embutido, that's our tortang talong with karne, kasi may karne din yan guys, may pork, and our bangus. So this is just so that people know how to budget their money. Hindi ko sinasabing hindi kayo marunong mag-budget. Hindi ko sinasabi sa inyo ako ang magaling. Trinay ko lang na i-budget to bilang somebody who goes to the palengke. Anong palengke yung pinuntahan ko? Q-Mart ang pinuntahan ko kanina. Hindi ako nagpunta sa grocery. Hindi ako bumili sa grocery kasi wala tayong aabutin sa grocery. Napakamahal sa grocery. Hindi ko rin sinasabi na lahat kayo may access sa palengke. Guys, I am not a solution to your problem. I am not going to give solution to all of your problems. Ito ang pinapakita ko lang dito. Ito. Yung ginawa ko. Okay? So, na-challenge lang talaga ako kasi sabi ng Neda ganun. Okay? So, again, guys, ang sinasabi kasi, the computation is 64 pesos per tao for a family of 5. That is 320 pesos for a day, for a family of 5. Ngayon, syempre, hindi tayo ganun ka-strict na 21 pesos lang. Kasi may mga na-budget-budget tayo, na galaw-galaw natin, na there are things that are mura, there are things na mas mahal. Sana lahat tayo mas sobrang may pera na pangbili ng mas mahal na pagkain, right? But hindi ganun ang kwento ng karaniwang tao, ng taong nasa laylayan, yun ang pinag-uusapan natin, guys. Can you imagine, ang minimum wage ng isang tao is 640 pesos. You are, half of it already goes to food. If it's a family of 5, yung tatay pumupunta yan ng, may pamasahe pa yan, di ba? Yung mga anak, may pamasahe pa or maglalakad or may pangbaon papuntang school. We are talking about people who are, yung mga construction workers natin na nagbabaon kasi wala silang pera pang bili ng karinderya. Food, right? Meron pa tayo tubig, kuryente, renta. Doon sa mix na yon, di ba? Again, hindi natin pinagtatanggol ang NEDA. Ito ay binibigyan ko lang ng idea na hindi kakakapit. Mali kasi yung girl doon sa NEDA na sinabi na instant noodles ho. I mean, my God, we don't want to live on instant noodles every time, right? It's not healthy for us. It's not ideal. But this mix, this food,
sana ay makatulong sa inyo sa pagbabudget ninyo.